Bukod kay Mami Janisha, isa pang celebrity mama lagi na nadawit sa mga kontrobersiya dahil sa pagiging palaban nito. Hindi mo gamit, binenta mo? Ang kapal ang mukha mo dahil... Wala nang iba kundi si Annabel Rama, at isang nga sa mga hindi makakalimutan nitong kontrobersiya ay ang awayan nila ni Nadia Montenegro na nag-ugat sa reklamo ng anak ni Nadia sa pamamalakad dito bilang isang talent manager. Ang naturang awayan ay nauwi sa kaliwatkan ng bangayan. Nadia Montenegro! Mag... What if all of a sudden I'm crossing the street and the car hits me? I don't know. Baba ka! Baba ka! Baba ka dyan! Ako magdadrive! Kasagasaan ko yung... Bukod sa kasong child abuse, kinasuhan pa ng libel ni Nadia Montenegro si Annabel, at na magkaharap na sa korte, narito ang ilan sa mga di malilimutang eksena. Sa isang interview naman sa ANC ni Karen Davila, kung saan hiningi naman ang opinion nito sa kasong attempted murder na kinakaharap nito, narito naman ang kanya naging tugon. Successful kami lahat. Papatayin ko siya? No way. Papatayin ko isang taong walang pera? Naku, oh, tanga? Hindi ako tanga dahil. Matapos naman ang halos dalawang taong kontrademandahan, nagkasundo din ang dalawang kampo na makipag-areglo. Tunay nga na gagawin ng isang politiko ang lahat para lang makuha nila ang ating mga boto. Well, oras na para panoorin natin sila. Itodo na natin ang good vibes, mga kapanda, kasama ang mga dancing politicians. Bago tayo magpatuloy, mga kapanda, kung bago ka pala sa aming channel, i-like at i-subscribe mo na ito at i-click mo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga videos kagaya nito. Talagang di makukumpleto ang ating episode kung wala rin si Papa Willy, at dito nga sa kanyang programang Wawa Win, na kung saan isang bata na naman ang magpapatunay na hindi talaga marunong magsinangaling ang mga kabataan. Sino naman ang gusto mong artista? Kailangan ba basagutin? Oh, hindi po kasi masyado kami nanonood po ng GMA. Kakambal na yata ni Rosana Roses ang maraming kontrobersiya, pero sa pagkakataong ito, buong show ang dinamay niya dahil sa mga maanghang na salitang binitawan niya tungkol sa mga guro. Eh bakit naging Jose Protasio Rizal? Sagutin mo nga. Patay. Murahin mo yung teacher mo, ha? Ako, minura ko teacher ko nung hindi niya sinagot sa akin yan. Oo, oh, walang yan yung mga teacher na yan. Hindi sinasabi yung totoo sa atin, eh. Ikaw, tagarong ka, hindi mo alam. Kayo, mga kabataan, huwag kayong makukontento sa itinuturo ng libro at ng teacher. Magtatanong po kayo, hindi masama iyon. Oo, dahil ang mga teacher, they were just repeaters. Tinuturo nila kung anong naaturo sa kanila. Hindi na nila itinuturo kung anong gustong malaman ng mga bata. Sinubukan pa itong itama ni Vice Ganda, pero mukhang huli na ang lahat. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga naging guro ko nung unang-unang beses pa lang ako nag-aral hanggang sa natapos ako, kasi napakahuhusay ng mga naging guro ko. At gusto ko lang sabihin na ang mga guro ay mga tao rin naman, nagkakamali rin yan, di ba? At kaya wag nating lahatin. Meron sigurong may mga gurong nagkamali, pero napakarami rin namang gurong mahuhusay, lalo na sa Pilipinas. Dahil sa mga nasabi ni Osang, kaliwat ka ng batikos ang inabot ito kahit pa nag-public apology na siya. At ang pinakamalala nga ay nasuspindi pa ang showtime ng MTRCB, kaya pansamantalang pinalitan ito ng magpasikat. And speaking of showtime, sino nga ba ang makakalimot sa awayang Vice Ganda at Tado? Matapos na tila mapikon si Vice sa quotes na nakalagay sa damit ni Tado na di bali ng magnakaw kesa mamakla. May problema ka ba sa mga bakla, Tado? Tila naginit agad ang ulo ni Vice Ganda at sinabing maraming nakukulong sa pagnanakaw pero walang nakukulong sa pagpatol sa bakla. Walang nakukulong sa lalaking pumapatol sa bakla. Tandaan mo.
At ang mga turi na bakla di umano ay mga di marunong tumanggap ng katotohanan. Ang lalaki di marunong natanggapin ang katotohanan ng buhay ay ang totoong bakla, tandaan mo. At hindi naman nagpatinag noon si Tado sa pangaasar. Ang mga gipit sa baling kumakapit. At kinapikon pa nga ito lalo ni Vice Ganda at sinabing kung mukha lang din naman daw ni Tado ay walang baklang magpapakapit. Kung ganyan ang itsura, walang baklang magpapakapit. Tama, Tado? Okay. Ah, hindi ako nakikinig eh. Hindi ka talaga marunong makinig kasi bastos.